po sa inyong lahat mga katupa. Ngayon ang gagawa tayo ng abang para sa hot and cold. Hot and cold ng lababo tsaka hot and cold ng shower. So ito na, samahan niyo ako mga katupa. Pag-uusapan natin yung mga sukat niya, yung mga distansya. So let's go! Ito yung gagawin natin mga katuwa. So ayun na nga mga katuwa, bago natin umpisahan, kailangan natin sinsilin yung dadaanan ng PPR pipe para sa waterline in hot and cold mga katuwa. Papuntang shower yan mga katuwa. Ano mga katuwa, lalagyan na natin ng abang para itong mga katuwa sa hot. So ngayon inuuna ko yung sa hot na linya mga katuwa. Ayan. So meron ditong, ito yung supply niya. Ito yung magiging inlet niya sa hot water. Papunta yan dito mga katuwa. Tapos ngayon papunta yun doon. Papunta sa may shower mga katuwa. So lilinya pa yan papunta ron. Magkakaroon din doon ng hot and cold para sa shower. Tapos ngayon ito yung para sa bowl mga katuwa. So let's go. Yung pagkukunan natin ng supply mga katuwa, ito yun. So, bali yung gate valve naman nila mga katuwa is 1/2. In 1/2 yung waterline natin mga katuwa. Yan. 1/2 PPR yan. So, nagamit tayo ng elbow with drip. T. Tsaka elbow, plain elbow. So, ito yung mga ginamit natin mga katuwa. Makalibil itong dalawa para pantay maganda sa mata. So bali ito na yun mga katuwa. Ayan, yan na yung nagawa natin. Katatapos ko lang yan. Tapos yan, ayan, papuntang shower. So dito tayo mag-umpisa mga katuwa. So ngayon mga katuwa, unang una, ito yung supply ng tubig natin. Ito yung supply nya, ito yung gate valve nya. Tapos ngayon hindi ko siya natapos kasi nga kinulang lang ako ng female adapter. Hindi ako nakapagdala mga katuwa, so bukas na natin yung gagawin. Tapos ngayon mga katuwa, ang sukat ng gate valve natin galing flooring, bali nasa 30 cm ayan mga katuwa. 30 cm galing flooring. So, bali 30 to siya. Ngayon magpo-flooring tayo. Mga 2 cm yung flooring natin kaya magiging 30 cm. Tapos yung distansya niya mga katuwa rito, yan 3 inches mga katuwa, okay na yan. So and relocate lang natin ito mga katuwa. Nung dati dikit na dikit siya rito, ngayon i-adjust natin para hindi tayo mahirapan mag bukas o sara ng gate valve. Tapos ngayon kung mapapansin nyo mga katuwa, meron ditong dalawang elbow with thread. So ngayon nilagyan ko muna ng plug para pag nag plaster tayo hindi malagyan yung loob ng thread mga katuwa. So ngayon bali ang sukat niyan, yung distansya niya, mapapansin yung mga katuwa para saan to. Ngayon ito nga pala ay para sa water heater. Bali magiging ito yung supply ng water heater. Ito yung cold water. Tapos ngayon papasok sa water heater, lalabas dito siya pupunta mga katuwa, mainit na. Papuntang shower tsaka sa lavatory mga katuwa. So ngayon bali ang sukat niyan mga katuwa, yung gitna niya 10 cm mga katuwa. Ayan. 10 cm lang yung distansya niya kasi wala siyang angle valve. So tapos ngayon yung distansya niya naman sa flooring, 20 lang yan mga katuwa. Hanga tayo. Ayan mga katuwa. Bali 25. Bali 25 yung galing flooring papunta dyan sa gitna niya. Ngayon nahanga tayo ng 2. Di nasa 23 cm yan mga katuwa. Yan, medyo tinas ko para hindi tayo mahirapan sa baba. Yan, bali 23 cm itong dalawa. Kailangan
magkapantayan mga katuwa, magkalibel. So ngayon kung mapapansin nyo, nakalubog to dahil nga nagdikita na yung dalawa. Gagawa na lang tayo dito ng niple. Abante tayo rito ng niple. So maglalagay lang tayo ng niple mga unay media. Tapos ngayon, itong dalawa naman mga katuwa, para sa ito nilagyan kong mill adapter mga katuwa. Kasi paplasteran ko na yan. Tapos ito naman mga katuwa, ito yung cold water niya para sa lababo, sa lavatory. Tapos ito yung hot water. So merong hot and cold yan mga katuwa. Tapos ngayon, yung supply ng hot water mga katuwa, ito yan. Kung mapapansin nyo, merong nakati papunta yan dito. Ito, kung susundan natin yan mga katuwa, ito yung hot water natin. So, tapos ngayon, naka-elbow na siya mga katuka. Papunta rito. So, babalikan natin. Hindi pa natin nasukat yung abang ng laboratory. Ngayon mga katuka, yung abang ng laboratory natin, galing flooring, bali 54, yung gitna niya. Ngayon, aangat ng 2 cm magiging 52 yan mga katoka, bali 52 yung gitnaan niya. Mas mataas yung abang ng tubig natin, mas mataas yung abang ng para sa lavatory kaysa sa drain. Ito naman mga katoka yung drain ng lavatory. Ngayon mga katoka, ang height ng abang para sa lavatory, mapapansin nyo ang gitna niya 47, tapos angat tayo ng dos, magiging 45 niyan mga katuka. Tapos ngayon mga katuka, kung mapapansin nyo itong dalawang distance niyan, ayan, gitnaan 15 cm. So kailangan mas maluwag yung distance nito kaysa sa dito mga katuka. Kasi ang purpose nito, kaya medyo mas malayo yung space niya, dahil yung ilalagay natin dito mga katuka, angle valve. So meron siyang parang nakaway yun. Pag inikot natin, makakabili yun mga katoka. Hindi siya kailangan bumangga. So doon na tayo mga katoka sa shower. So ngayon mga katoka, kung mapapansin nyo yung shower natin, yung abang natin para sa shower, dalawa. So ito yung hot, ito yung cold. Cold water tsaka hot water. Tapos ngayon, mapapansin nyo, mataas. Galing flooring, ano? Kaya mataas yan, mga katuka. Kasi walang gripo dyan, mga katuka. Walang poset. So, bali, 1 meter yung abang niya, mga katuka. 1 meter gitna. Shower lang kasi ito, mga katuka. Naka-shower head lang siya. Wala siyang poset. Kaya, mas comfortable dito na yung pihitan ng shower natin. Tapos ngayon, yung sukat nito mga katuka, standard niya 15 cm gitnaan yan mga katuka. Gitna plus gitna 15 cm. Yan. So yan yung distance ng elbow width dread natin mga katuka, abang para sa shower. Tapos ngayon naman, kung maglalagay kayo ng gripo mga katuka sa shower, kailangan mas mababa rito mga katuka. Ang sukat niyan, bali nasa 60. 60 dapat mga katuka. 60 yung height ng ating poset. So, pag maglalagay kayo. So, ngayon wala tayo ditong poset, kaya mataas yan mga katuka. Tapos ngayon, mapapansin nyo mga katuka, nakati tayo rito. Papunta yan sa abang para sa bowl. Tapos ngayon, mas mababa naman itong mga katukang sa bowl. So, nasa 17 cm yung gitna niya. Galing flooring. So, ngayon, iangat natin ang dos para pag nag-flooring. So, 15. 15 cm yung gitna niya mga katuka. Tapos, yung distansya niya naman mga katuka, distansya niya sa bowl. Ito yung bowl natin mga katuka. Kung mapapansin nyo, yan, nagbabounce siya. Kasi butas yan mga katuka.
Tapos ngayon, yung tumbok nito mga katoka papuntang huling, susukat lang tayo ng 20 cm. Doon natin itatapat yung abang natin para sa bowl. Ito yung water supply mo niya mga katoka. Dito rin kukuha ng tubig yung para sa bowl. So, halimbawa, ito yung butas. Ito yung butas niya mga katoka. Tutumbok natin sa wall. 30 cm yan mga katoka. Tapos ngayon, tinumbok natin. Kukuha tayo ng 20 cm gitnaan yan mga katoka. Nakagat na niya kung mapapansin nyo. So, 20 cm. 30. 20. Yan. So, ganun lamang mga katoka. So, ayun mga katoka. Plasteran na natin. So, kailangan pag nag-plaster tayo mga katoka. Meron tayo. Kung wala man tayong vlog, lagyan lang natin ng karton. O kaya plastic. So, ngayon mga katoka, may vlog akong dala. Kaya nilagyan ko siya. Para pag nag-plaster tayo, hindi malalagyan yung elbow with thread natin mga katoka. Ayan. Yan, nilagyan ko yan mga katoka. Tapos dun sa baba, plastic lang. So, bali ito, ulitin ko mga katoka yung distansya niya. 15 cm, gitnaan. Tapos galing flooring, 1 cm. Pag wala tayong poset, pero pag merong poset, 60 cm lang mga katoka. Tapos ito, galing flooring, 15 cm. Papunta sa gitna ng bowl, 20 cm. Tapos ito, yung distansya niya mga katoka, para sa lavatory at inkold, 15 cm yung distansya. Yung height niya, 50 cm. Tapos ito, 45 cm galing flooring. Tapos ito naman mga katoka, 20 cm galing flooring. Tapos yung distansya niya nasa 10 cm. Tapos ito naman 30 cm galing flooring. Tapos yung distansya niya sa wall 3 inches. So, thank you. Kung mapapansin niyo mga katoka, yung abang natin nakausli sa wooling. So ang purpose nito mga katoka, para pag nag-tiles tayo, bali magiging pantay na to sa tiles natin. Ito yung kailangan pantay mga katoka, yung pinaka finish ng elbow with thread. So bali ang nilalagay kong alawas dito mga katoka is 2.5. Ayun na nga mga katoka, itinapon siya sa supply ng tubig ng admin. So ngayon, meron na siyang mill adapter. Ayan. Meron na siyang tubig, papunta na siya doon sa waterline natin mga katoka. So ayun lamang. Thank you for watching.